Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 20, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone at nakaka-apekto pa rin po dyan sa may Mindanao at Visayas. At ang ITCZ nga po ay salubungan ng dalawang magkaibang hangin na mula sa Northern at Southern Hemisphere at dahil sa salubungan ng mga hangin na ito ay nakakabuo po ang mga yan ng sirkulasyon. At kung lalakas pa po yan ay nagiging LPA at sa ngayon ay may LPA na within that ITCZ at tinawag na nga po yan na Invest 96W. Posible itong maging malakas na bagyo sa susunod na mga araw gaya po ninyong nakikita pero hindi naman po nakitaan na tatama sa ating bansa pero posibleng ma-enhance nito ang hanging amihan. At sa atin naman pong long-range forecast, maliban po sa posibleng pamumuo ng LPA, ay wala naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito sa ating bansa hanggang sa matapos ang buwan na ito, pero atin lamang babantayan ang mga namamataan dito po sa forecast. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayong madaling araw dahil sa mga localized thunderstorm at ITZZ ay may mga isolated rain sa ilang bahagi ng Kabisayaan, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Sacsayhuayan at Surigao del Norte. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Diyan po sa may Sorsogon, Masbate, Marindoke, Romblon, Southern Palawan, ilang bahagi po ng Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Panay Island, Northern Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Davao Oriental. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong magsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!